Ayaw mo na sabi mo sa coffee. Mapait po. Hi guys! And welcome back to our channel. My name is Janine. I'm Nairi! For today's vlog, as you can see, meron tayong hawak na maaga pa tayo dito. Shout out ulit kay Angela. Tamag na to. And siguro alam niyo na kung anong gagawin natin ngayon. Makikita niyo naman sa thumbnail natin, sa title ng video na to. We're going to do a homemade coffee. Starbucks coffee using this very affordable na espresso machine. Espresso machine. Ano yung nauna? Espresso machine. Hindi, kasi ano, nakita nyo sa social media ngayon na sumisikat yung mga ganitong espresso machine. Espresso machine. Lalo-lalo na itong model na ito. Anong kasi presyo ng espresso machine? Basta yun na yun, coffee maker! Kasi nga, sumisikat sila ngayon sa social media, sa Facebook, lalong-lalo na yung ganitong model na galing pa sa UAE. We're lucky to have one. Nakabili tayo. For as low as... Oo, pero huwag mo na yung mention yun. We would like to commend ourselves for finding a very affordable coffee machine. Gusto lang nating i-share kung ano bang i-expect mo kung bibili ka kasi sa abroad mo pa siya kukunin. Ang so, nakalagay doon, 4,500 eh. So, i-share din natin kung paano mo siya gagamitin. Sobrang simple, easy to use. Paano siya i-operate talaga. Tsaka, worth it ba siyang bilhin or hindi ba siya worth it? Basta kami, meron kami. Pasensya na kayo ulit sa ating windchime. But then, we love the tone of it. Relaxing siya. Kasi ngayon, di ba medyo mahangin ulit. Masarap din magkape kasi medyo malamig, relaxing lang, gano'n. Okay, para mag-operate o gumawa ng coffee out of this Noon East coffee maker machine, syempre kailangan natin ng unit. Ito available sa iba't ibang kulay. Black yung nakuha namin. Actually, hindi namin alam na may iba pang kulay. Kung siguro nakita natin dati, kuha tayo ng white or yung red, maganda rin yung red. Kailangan natin ng coffee bean. Shoutout to Dennis and Angela for gifting us this. Yung buga, gamitin muna natin. Nakalagay yung pangalan ni Dennis. Dennis. Siyempre, kailangan mo ng mug. Lalagyan. Care of Angela Dimesa ulit. Yan, yan care of. Talaga. From Starbucks. And then, kailangan natin ng fresh milk. Dahil nandito tayo sa probinsya, gamit natin long life na milk. Kung meron fresh milk sa inyo, mas okay yung fresh milk. Ito kasi long life kasi pang matagalan kasi hindi naman ganoon ka-available ang milk dito sa amin. Unless meron kayong kambing. Para mas complete yung experience ng ating pagko-coffee-coffee, ay sisindihan natin itong scented candle na smells coffee. Anong masabi mo, Direk? Amoy, alam mo yung biscuit na Oreo? Parang nasa cafe ka talaga. Ang ating gagamitin na coffee bean today is Guatemala Antigua kasi nabuksan na natin to and we're going to grind it first. Ang gagamitin natin pang grind is itong ating Black & Decker na it's actually blender, mayroong grinder, chopper, and chopper, ganyan. So, nasira na yung ating blender, so gagamitin natin siya for the purpose of grinding our coffee bean. Ginagawa natin is, ginagrind natin yung coffee bean whenever na we're going to make timpla when you coffee. That is to preserve yung aroma kasi yun talaga yung kagandahan ng coffee bean, diba? Kapag bagong ginrind, sobrang bang. Ito ng ating ground coffee bean. And then, normally, kapag meron ka naman daw ganito, pwede mo siyang pa-grind sa Starbucks directly. O di kaya, pwede kang pumunta sa market, ganyan. For sure, dun sa mga kapihan, merong gumigiling-giling ng coffee. Ready na ang ating ground coffee at ang ating machine at yung mga baso at saka yung fresh milk. Gumagamit kasi ako ng isa pang baso sa kadahilanan hindi kasi yung malaking baso namin dito so dapat meron siyang pinagtutuluan ng coffee. Disclaimer lang na hindi kami barista so yung mga pinagagawa natin dito is as per our personal choices. Personal choice, ganyan. Bago nyo gamitin, kailangan nyong i-check na merong laman yung ating water tank dito sa gilid kasi dito nanggagaling yung tubig kung saan ginagamit dun sa coffee. Syempre may tubig pa siya kung wala nalalagyan.
lalagyan nyo bago nyo siya isasaksak. Pero bago natin siya i-on pala, kailangan natin maglagay ng coffee sa kanyang coffee basket. Pag binili nyo siya, kasama na to, tsaka itong spoon para saktong-sakto. Lalagyan lang natin dito. May nakalagay siyang max. Yan. Kung saan dapat hindi siya sumobra doon. Kasi pag sumobra siya, hindi mo na siya mailalagay ulit. So, itong kabilang dulo ng spoon, pang flat. Pang press. Oh. Tapos, tanggalin mo na yung mga tira-tira. Excess. Okay. So, nalagyan na natin yung ground coffee. So, kailangan pag nilalagay mo itong basket, kailangan naka-side siya ng mga 45 degrees angle. Tapos, saka mo siya ilalapat sa loob. Yan. And then, ipupus mo siya pagitna. Yan. Pag nag-lock na siya, yun na yun. Tapos, saka natin siya isasaksak. Yan. Siyempre, saksak natin. Yung machine, meron siyang tatlong buttons. Ito yung power button. Ito yung kanyang coffee drip. Tapos, ito yung steam. Isa-isa yan gagamitin natin. Pero, hintayin muna natin mag-green yung coffee bago natin pindutin. Mag-green yan. Ibig sabihin, ready na yung tubig. Depende sa preference nyo, sa mga barista dapat 30 ml yung coffee para sa standard na espresso, one shot. Pero sa atin, kasi since wala naman tayong weighing scale, tansya-tansya na. Yun ang pipindutin mo pag magdidrip ka. Ito na ang ating coffee. Ilalagyan natin dito sa ating baso, tapos ilagyan natin ng milk. Usually, nilalagay lang natin kalahati kasi pag pre-not natin yan, yung kalahati nagiging bula. Gamit nitong button na to ay para dun sa frother. Ito yung knob ng steam kung gaano kalakas yung water to steam ratio niya. Dito, ibig sabihin tubig yung lalabas dito. Mainit na tubig. Pag nilagay mo dito, 100% steam yung lalabas. Ilalagay natin yung baso natin dito, tapos ang ginagawa ko dito, pinapakiramdaman ko lang yung baso ko hanggang sa uminit na siya yung desired na init ng coffee. Yan lang. There you go. Ready ka nang inumin yan. Fresh pa naman yung milk, kaya masarap pa inumin. So let's try it. Do you need some sugar or ayan. So, depende sa inyo, as per as your taste, na kung dadagdagan niyo siya ng honey, ng muscovado, or sugar. Pero minsan, ako kasi, milk na kasi siya, tsaka coffee. So, no need na. Masarap na siya. Ikaw naman. Nalalasaan mo yung pait ng coffee, pero nandun yung, alam mo yun, yung cream nung fresh milk. Itong Nestle na fresh milk na to kasi, ito din yung paborito ko dati pa. Wow! Nagagatas ka dati pa? Kapag ka naubusan ang gatas, yung kapitbahay namin na ginagatasan ko. Para mas complete yung ating experience for this afternoon, ang sarap mag-chill. Let's have some toasted bread, ganyan, pang-pares dun sa ating coffee. Magtimpla ka na rin ng another coffee and then we will be right back for another chikahan. Sabi mo sa coffee? Mapait po. Malamang kape. Ano ba ang pagkakalam mo sa kape? Matamis? Opo. Ay, hindi na kape yun. Hindi na kape yun. Coffee made. Labi ng coffee made. Gatas nga yung ginamit natin. Natry mo na mag-ulam ng kape? Pahingi nga. Naka-coffee naman ako. Kasi po, binigyan na ni Papa ng kape. Iniulam mo. Masarap ulam ang kape?
Opo. Mas masarap pa rin sa daing. Opo. Anong masasabi mo sa mga nag-request sa'yo sa nakarang video? Nabasa mo yung mga comment, di ba? Anong sabi nila? Baby girl. Wow! Naman! Ikaw ba yun? Malay mo sa Ate Jay pala yun. Ako yung sinasabi nilang baby girl. Si Ajay naman, Ajay, may ko dito, Ajay. Nakalimutang mag-church na, Ajay. Pag-miss mo daw si Ajay. Hindi ata sa kuha. Nakapag-Starbucks ka naman, Ajay? Hindi pa. Wala ko. Wala kang experience na yung Starbucks? Wala. Pero nakalabas ka na ng Alaminos. Apo, maraming best ko. Nag-upan. Pag nagkasahod ka na, mag-train ka mag-Starbucks. Oo. May Starbucks ba sa Dagupan? Meron. Pa-comment po mga taga-Dagupan. Kasi may nanono. Ayun lang yung ating homemade na coffee. Simple at home. Kailangan mo lang talaga nung coffee beans. Okay. It's not necessarily naman na galing talaga sa Starbucks yung coffee beans mo, diba? Oo, hindi. Yung unang ang trainer natin, binili natin sa nagbibenta ng mga... Sa kapitbahay lang natin. Diba? Pwede yung doon sa palengke, yung may mga, diba, may mga nagpapagrind ng... coffee beans doon, pwede na yun, di na kailangan ng branded. Depende naman sa panlasa kung anong gusto mong gamitin. Depending pang lasa, yung kamay mo, yung gano'n mo yung kamay. Anong lasa? Kamay niyo sa kuya. Dati, hindi mataas yung tolerance ko sa coffee. Once uminom ko ng coffee, kinagabi hindi na ako makatulog. Hanggang sa inunti-unti ko na mag-coffee ako kasi kailangan, lalong-lalo sa trabaho, di ba? Okay. Kailangan gising ka parati pag nagtrabaho ka, ganyan. Sayang yung oras na antukin ka. So sabi ko, try ko mag-coffee ng pa... Coffee? Coffee. Coffee. I want to try some ikaw, coffee. Ikaw, paano yung coffee mo? Tinanong. Bigyan siya ng coffee. 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 Kape. Pangalan ng rabbit natin. Rooney, Ruby. Rumina Rabia. Wow! Very good. Pero yung Ronnie. Ronnie pa rin. Ronnie. Ronnie. So, yan lang. And gusto lang naming ipakita yung kita tayo sa gitna ng bukid. Ay, andyan pa rin si Starbucks. Salamat again kay Angela at kay Dennis. Yes. Pag nagbakasyon kayo, yung sabi mo, magbibigay ka ulit sa amin. So, expect namin yan para hindi ma-stop yung supply. Thank you so much for watching our videos. And if you like this video, don't forget to like and mag-subscribe na rin kayo sa aming channel. Hey guys, thank you so much for watching us. We have a lot of videos done and we have a lot of videos coming, so keep watching us and see you on the next vid. Bye! Bye!